Hello, ako si Marlene Arellano Ong, 66 years old, senior citizen. Na-diagnose ako ng polycythemia vera noong year 2004 sa US. Dahil nakita sa blood test ko na yung primary care physician ko, Dr. Trindone, sa Arizona Glendale Hospital, sinabi niya na may abnormality daw yung blood test ko, kaya i-refer ako sa isang hematologist specialist. Yung hematologist, nung nakita niya yung blood test, pina-blood test ako uli. Sabi niya, nagtataka daw siya bakit mataas daw ang red blood cells ko at ang white blood cells. Sabi sa akin, this is a phenomenon, sabi niyang ganun. Kaya marami siyang pinagawang test sa akin. Tinan-nuclear medicine ako, maraming iba-ibang klaseng test, pati ultrasound sa body ko. Na-finalize nila na meron akong polycythemia vera. Nung ginugel ko yung polycythemia vera, walang treatment kung hindi phlebotomy, na aalisan ako ng dugo. Kaya yung doctor, ni-refer ako sa Thunderbird Medical Center para magpa-phlebotomy. Nagbayad ako ng $120 para doon. Meron akong health insurance, nagbayad din ako ng copay. Tatrabaho ako sa Cigna Healthcare sa Phoenix, Arizona. Every 4 weeks, pinapa-blood test niya ako. Tapos pag mataas ang count ng red blood at saka white blood, nire-recommend niya ako mag-phlebotomy. Nagreklamo ako dun sa doctor ko. Sabi ko, masyadong mahal. It's too expensive, sabi ko. Kaya, I can't afford it, sabi ko. Kaya, nirefer niya ako sa American Red Cross. Kaya, from then on, every 4 weeks, sa American Red Cross ako nagpupunta na. Therapeutic phlebotomy ang tawag doon. Malaking karayom. Inaalisan ako ng dugo dito. Pagkatapos kong alisan ng dugo, tinetest uli. Tapos sinasubmit nila doon sa doktor. After 4 weeks, meron na naman akong blood test. Pag nakita nila yung reading na normal, tatawagan nila yung doktor, sabi ng doktor na hindi ako ma-phlebotomy, uuwi na ako. Pero mas madalas yung na-phlebotomy talaga ako. Tapos, sa Google nga, nakalagay na 10 years to live ang polycythemia vera. So, naisip ko, 2014, sabi ko na mawawala na ako. So, parang nawalan ako talaga ng gana na magtrabaho. Tsaka, nararamdaman ko na pag malapit na yung 4 weeks, hindi ako nakakapag-concentrate sa trabaho, sumasakit ang ulo ko. Parang very slow ang thinking ko. Eh, yung trabaho ko sa claims department, nag-a-analyze kami ng mga claims ng mga providers. Hindi ako makapag isip, kaya sinabi ko sa doktor na bakit ganun ang nararamdaman ko. Kaya sabi niya, phlebotomy lang daw ang treatment kasi ang risk daw nun is stroke or heart attack dahil sa masyado daw malapot ang dugo ko. Kaya nung nagno-nosebleed ako, kaya umuwi na ako dito sa Pilipinas. Nung pagdating dito sa Pilipinas, ganun pa rin ang nararamdaman ko. Kaya nasa Subic ako nun sa Olongapo, ni-refer din ako sa hematologist doon. Siya naman ang nagpe-phlebotomy sa akin. Ang sabi niya, very rare daw yung polycythemia vera dito sa Philippines, pero meron. Nung huli nagpunta ako, pinapa-confine na ako nung doktor. Ayaw na nila akong i-phlebotomy dahil Department of Health daw nire-require daw na hindi na pwede yung outpatient kasi delikado daw pag malapot ang dugo. Baka daw pag tinusok daw yung aking arm dito at mag-blood clot, baka daw hindi nagdadalo yung dugo, delikado. So, kailangan na naka-confine ako. Kaya ayaw ko, natakot ako. Hindi na ako bumalik doon. Tapos nung nandito na nga kami sa Angeles, nararamdaman ko na naman yun. Sabi nung anak ko, meron siyang barley. Subukan mo kaya yung barley, sabi niya, pero ayoko kasi nakita ko yung capsule, malalaki, ayoko. Ayoko, supplement lang yan, sabi ko. Kaya napiplebotomy pa rin ako. Tapos nitong huli nga, dito sa Hospital ng Angeles, nagpa-blood test na naman ako, mataas na naman. Gusto nila i-confine na naman ako. Ayaw ko, nakikiusap ako kung pwede sana hindi kasi may stress ako, sabi ko. Lalo akong mamamatay dyan. Kaya nung pag-uwi ko sa bahay, sabi ng anak ko, subukan mo uli yung barley. Subukan mo kasi. Kaya, sige, sabi ko, sige na nga, kesa ma-confine ako, sige, subukan ko. Wala namang mawawala, sabi ko. So, uminom ako.
ako. Ito yung binigay nung anak ko sa akin. Yung Salveo Barley Grass. Na, binasa ko muna kasi very skeptical nga ako eh. Dahil hindi ako talaga niniwala supplement. Tapos sabing ganun, it's natural, sabi niyang ganun. It's a whole food. Tapos ano yun, marami nga daw nutrients. Sabi ko, subukan ko nga ito. Tapos sabi niya, take 2 capsules 3 times a day, sabi niyang ganon. Isang ganito pala, inom ako ng 6 a day. So, okay. So, uminom ako. After 1 month nga, nagpa-blood work ako para tingnan ko nga. Na, ano, nung pinakita ko dun sa doctor yung, ano, yung test, sabi niya, hindi mataas ito, sabi niya, normal ito. Sigurado kayo? Sabi kong ganon. Oo, kanya. Hindi kailangan ng phlebotomy, sabi niya, hindi kailangan. So, nung umuwi ako, tiningnan ko yung past record ko, tsaka yung present, sabi ko sa mga anak ko, oo nga, sabi ko, bumaba, sabi ko, so, yung barley, ang lang naman ang ininom ko, wala naman akong ibang ininom, kaya itutuloy ko ito, sabi ko. So, nakatatlong test na ako ng blood work, wala na talaga, hindi na bumalik dun sa dati. So, ako, so, I swear to God, ito talaga ang nag-save sa gastos at saka sa buhay ko. So, I'm also recommending it to others. Alam ko meron ding mga may polycythemia vera dyan. Baka hindi nila alam na hindi lang phlebotomy ang cure kung hindi yung Salveo Barley Grass.